Ako po si Aileen Granale, isa sa 144 ni Pastora Pia Liantada under ni Life Network. Ang cell leader ko po ay si Madam Nila Aragosa. Isa po ako sa masasabing alibughang anak na nagbalik noong 2010. At sa aking pagbabalik ay nakita ko ang malaking pagbabago na ginawa ng Panginoon sa church. Subalit isa po ako doon sa maraming Kristiyano na mas gusto ang nakaupo at nakikinig lamang sa pangangaral ng salita ng Diyos every Sunday. Nabago po ang aking kaisipan nang sa cell group ako po ay nakadadalo. Naranasan ko sa cell group ang kalayaang maipahayag ang aking damdamin, maibahagi ang mga pagpapalang natatanggap ko sa Panginoon. Nahuhubog ang kahusayang meron ako. Sa cell group ay may pagdadamayan, pagpapalakasan, at panalangin sa isa't isa. Sabi nga po sa salita ng Diyos, ang dalawa ay mabuti kaysa isa, mas marami ang bunga na gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa, sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Masarap ang feeling na alam mong hindi ka nag-iisa. Kaya wag po nating sayangin ang pagkakataong maranasan ang kagalakan at pagpapalang ng Panginoon sa pamamagitan ng cell group. Sa ngayon po ay nagkakandak na rin ako ng cell group na kung saan ay nararanasan namin ang kasiyahan sa paglilingkod sa Panginoon. Nakilala ko si Ate Aileen since 1986 nung kami lumipat dito sa Binangonan. At isa siya sa ginamit ng Lord para mag-share ng gospel sa akin po. At isa siya sa nakatulong sa akin at pati yung ibang mga kapatid ko na share din namin. Salamat sa Panginoon sa buhay ni Ate Aileen dahil siya yung nagsilbing gabay ko as isa sa spiritual mother ko. At tinutuwalin ko siyang best friend, BFF ka nga. Talagang nakatulong si Ate Aileen sa akin hanggang sa ngayon ay nakakatulong siya dahil siya yung nag-invite sa akin sa cell group. Bagamat minsan ay hindi ako nakakadalo, pero salamat sa Panginoon dahil siya talaga yung ginagamit ng Diyos as instrument para ako ay makabalik na sa mga ganitong mga gawain. Salamat sa Panginoon. Salamat at thank you. Salamat sa Diyos dahil taro na itong minsan lang punta siya sa bahay. Talagang aminin ko daw na ko noon dahil sa mga nangyayari, pero naroon na, naging nalay ko siya, kasi ako sanay sa sinasabihan. Siya yung naging tumayong nalay ko nung oras na yun na naging open talaga ako sa kanya. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos at sinaklala niya siya sa amin. Pagkaman sa malawang cell leader na namin siya, naroon yung iba talaga yung may cell leader kang patatakbuhan na masasabihan yung problema mo na magiging kalakasan mo din siya. Papasalamat po ako at ako napunta sa kanya. Ilang buwan po lang kami nagkasama. Una po, magana po yung pakiramdam. Pagka magana yung pakiramdam mo sa isang tao, alam mo na parang safe ka, magkakaroon ka ng panibagong learnings na matatanggap sa kanya, ganit kay Lord. Sabi ko, salamat at binigay si Ate Aileen na bilang isang leader namin na alam kong makakatulong sa amin sa pagpapahatid ng mga words of God na ibabahagi sa amin, sa bawat cell leader namin. At nawa ay matulungan namin siya sa abot namin makakaya. Kahit baguhan pa lang po ako sa kanila, ako po ay masaya sa kasama. Nakikita namin kung gaano kabuti at kalaki ang ating Diyos sa kabila ng karamdaman at minsay kakapusan. Ito'y aming nalalagpasan basta't sama-sama tungo sa isang layunin, ang magmahal sa Diyos at magmahal sa kapwa. Huwag tayong manatiling dumadalo lamang tuwing buwan. Nais niyo po bang mapagpala? Magkaroon ng bagong kakilala, kaibigan. Subukan po nating maging kabilang sa isang cell group. To God be all the glory.